okay natin, alam nyo. Kailangan nyo na natin. Kailangan natin simulan na agad yung mga plano natin actually. Noon pa dapat sinimulan itong pag-workout na ito kasi ang dami kong reasons, ang dami kong dahilan. Hindi ka mag-i-start ngayon when, di ba? Kailangan mo na simulan ngayon, ngayon na. Para makita mo na yung result agad. Take actions in everything that you want to do. Hi, nako. Happy Saturday, motherfucker. You know what? If you really love what you're doing, you will never get tired. Kahit ano pa yung gawin mo. Basta mahal mo yung ginagawa mo, hindi yan nakakapagod. Kaya doon mo talaga malalaman, sigurado kasi ginagawa mo. You're having fun, you're enjoying it. And in order to grow, you must embrace the pain. In order to grow, para mag-improve yung sarili mo, buhay mo. For me, today, nag-start ako mag-workout. Nag-start ako mag-gym. Gusto ko may pagbabago ako this year na makita sa sarili ko. And yan ang target ko this year. Hopefully, tuloy-tuloy by next year. Kasi pag nag-workout ka, hindi pa mo pwedeng basta-basta tigilan yun. Kasi sayang lang yung pinagod mo, pinawis mo lahat. Kung babalik ka lang din sa pagiging balahuba mo, di ba? Kahit ka lang din ang kain, huwag ka ng workout, wala din mangyayari para ka tanga. So, ngayon nag-i-enjoy ako na ginagawa ko siya. Hindi ako napapagod. Hindi talaga ako napapagod. Parang hinahanap-hanap ko na siya everyday. Tapos pagka hindi ako nakapag-push up, parang hindi na kompleto yung araw. Kung ganun, basta ini-enjoy ko lang siya. One of the most na natutunan ko nga, sabi nga ni Joey De Leon ng Itbulaga. Kung ikaw ay isang writer at sumasakit ang ulo mo, nakasulat, hindi ka nag-i-enjoy. Kasi kung nag-i-enjoy ka bilang writer, parang hindi mo na dapat yun ano eh, kasi natural mo na yun. Diba? Parang gano'n, gulong mo yung explain. Kaya basta man natutunan ako sa kanyang gano'n, maganda yung gano'ng kahit sa isip mo. Dapat positive ka lang. Ay, pupunta ako ng mga bilihan ng mga whey protein. Susubukan ko mag-whey protein kasi nag-workout na ako for ilang linggo na. And may nag-advise sa akin na samahan ko ng whey protein daw ako. I'm very glad and thankful na yung mga kapwa ko Pilipino, merong iba dyan na talagang tumutulong sa'yo. At hindi mo sa mga kaibigan, makikilala mo lang sa gym. Tutulungan ka nila na makapag-improve din sa sarili mo yung mga steps na dapat gawin. Napaka-thankful ko may mga ganong tao dito. Hindi ka nila bababayaan kapag nagsiset ka, alam nilang mali ang ginagawa mo. Very kind ng mga tao, puso silang lalapit siya, tuturuan ka nila gano'n. Kaya, tipid ako, wala akong coach, di ba? Wala akong pinabayaran. Gagaling ang lalaki na ng katawan nila. Tapos, pag tinatanong ko sila, ilang buwan na silang nag-gym, no? Hindi na pala buwan, taon na. Kaya, ang gaganda ng mga katawan nila. Talagang meron na silang results sa mga ginagawa nila sa sarili nila. Siyempre, at na-realize ko na hindi pala talaga siya madali. Yun, kaya gusto ko i-goal this year. Mag-transform ang aking body. O, diba? Kahit pa paano, mayroong transformation maganap. Marami pa tayong goals sa buhay. Dapat positive lang tayo. Above and all, magpasalamat sa Lord. Lagi lang nilagay sa puso ni Sina sa Lord. Lang. Punta na tayo ngayon sa Mabiyahe ako. Okay. Maghahanap tayo ng whey protein na maganda. Rock and roll! Pero mas pinili ko tong Nitro kasi malaki, mas mura. So, ayan. Daming vitamins dito. The protein, multivitamins. So, ito ang aking napili. Nitro Tech. Subukan ko to. Pero sabi nung babae, ito yung pinaka the best kasi 40 grams yung protein niya. 10 grams yung BCAA.
Mas mataas to dun sa binili ko compared to sa binili ko. 24 grams lang ang protein niya, 5.5. Pero mas okay na to, puro start lang naman. Subukan ko muna to. Medyo magastos siya. Ayan. May mga amino dito. Okay, rock and roll. Minsan, dami mong bagay na naisip na hindi mo naman na-execute. Kasi, hindi ka naman gumagalaw. Hindi mo ginagawa ng paraan para gawin o labanan o simulan. Puro ka lang pag-iisip. Iniisip ko lang siya. Ganyan nangyayari sa akin noon eh. Tapos ngayon, nung sinimulan ko, hindi ko akalain na mag-i-enjoy pala ako, di ba? So, sa akin lang talaga, I'm glad na sinimulan ko. Mga English ko, mga pili lang. I'm glad, mighty, thank you. Kasi hindi naman tayo ganun kagaling mag-English. Diba? Piliin lang natin yung pag-English. Alright, nandito na yung bus. Sasakay na tayo. Uwi na tayo. Sa akin, yung pupuwork out. Nakakatulong siya sa akin. Pag-stress free siya. So, nakaka-clear siya ng utak habang pupuwork out ka. Wala yung pupuwas yung stress mo eh. Minsan gano'n, nakakatulong siya, mas clear ka mag-isip kapag ka nag-exercise ka. Iba yung loob mo, yung pag-iisip mo, saka iba na yung, iba yung nagiging dating sa katawan mo, sa puso mo, saka sa isip mo. Nagiging mas focus ko sa lahat ng bagay. Pero actually lahat, pero nakakatulong siya. Isang awkward na lang sa pagbablog ay napakahirap talaga. Sa salita ka sa kaminabalyo, sa harap ng mga tao, tapos titignan ka nila, wala naman akong pag-alam. Kanina marami yan, pakay na iba ng bus. Kailangan mo lagi lakas ng loob, kapal ng muka. Yung mga taong successful na yun, hindi naman yan naging successful nang paupo-upo lang sila eh. At some point of their life, naging, di ba? Pili lang yung English ko, at some point of their life. At some point of their life, naging makapal ang mga mukha niyan at nilakasan nila yung loob nila. In-execute nilang lahat ng iniisip nila. Ginawa nila ng paraan para simulan. At yun, di ba? Sipag at syaga, may ulalo, may sago, may baka. Masarap ang ulam nila, masarap ang buhay nila, masarap ang estado nila sa buhay, di ba? Ayan na yung bus ko, kakataldal ko, baka maiwan ako. Saglit lang ha, nasakay na tayo. Ayan, nakasakay na tayo ng bus, pauwi na tayo. Ayun. Sana someday, nawa someday, ma-achieve ko lang ang plano sa buhay. Nag-abroad ako sa Taiwan, 5 years na ako dito. Pero, feeling ko parang wala pa ako lang ang lahat. Hindi pa rin sapat. Wala pa akong na-achieve na maganda. Parang wala pa akong nalatapos na maganda. Someday po, nakauwi pa ako ng Pilipinas. Sila lang pa, hindi po may negosyo. Meron naman lahat ng mindset ng OFW. Meron lahat ng pangarap natin. Kaya nga tayo ng ibang bansa para sa pamilya natin, sa mga malahan sa buhay, di ba? Kailangan na talaga dito lakas ng loob, given ang sikmo at kapal ng muka. Yun lang yung secret ko na sa buhay. Tapos dapat magaling ka mag-isalag mo ng mga tao. Magaling ka mag-isalag. Yun ano, minsan, nakaka-build ng confidence kapag ka kinakausap mo yung sarili mo. Lalo na sa umaga pag-ising mo. Bangon ka, diba? Alam mo sa salamin, pati yung sarili mo. Uy, good morning. You look so handsome today. You look so beautiful today. Ganon. O ano, buhay ka pa. Kaya mo pa. Laban lang. Ganon. Pag sabi mo yung sarili mo. Huwag mo tinititigan lang. Puro lang na papogi ang ginagawa mo sa salamin. Talk to yourself sometimes. Diba? May English na naman tayo. Talk to yourself sometimes. Kung sapit mo ang sarili mo minsan sa harap ng salamin, hindi kaya sa isipan mo. May battle ka lagi dyan. So, the more na kinakausap mo yung sarili mo minsan sa mga pangarap mo, the more na parang mas the more siya na-arrange. Mapansin ko lang. Ganun. Kung merong mga bagay na pinagtutuunan mo ng pansin, hindi ka naman mag-i-improve, hindi ka na makikita ng pera, hindi naman nakakatulong sa sarili mo. Tigilan mo na yan. Hindi naman dapat itigilan. Gawin mo yung mga bagay na alam mo makakapag-improve sa'yo. Makakatulong sa'yo sa nabukasang pangarap mo. Lalo na magkakaroon ka ng pera, di ba? Kasi hindi naman tayo pwedeng
kung ano lang. Kailangan natin kumita ng datong bis. Walang datong bis, nga nga tayo bis. Nga nga tayo lahat. Kaya nga. Kaya kailangan mo magsipag. Sipag lang. Nakawin na tayo. So, do not dream for your success. Do not just keep on dreaming. Work for it. Rock and roll. Day 6, baby! Okay.